Hello Philippines! Welcome back to my YouTube channel, Hola Amigo! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng skinless longganisa. At di lang ito basta longganisa dahil ito yung favorite kong longganisa. Yung lukban longganisa, yung maraming garlic. Kayo kasi yung talagang pinakagusto ko sa longganisa. Kaya mong kumain ng morning, tanghali, tapos gabi na puro lang longganisa. At kahit pagkatapos pa ng isang araw, longganisa, okay lang ako doon. Pero, hindi lang ako ang gagawa ng longganisa. Dahil meron tayong mga kasama. Pinapaalala ko sa inyo ang aming asawa. Tcharan! Pasok! Alright! Yan! Hello! Silip po eh. Silip meron ang aming asawa. Kumbaga, yes. Mangyayari, ako ang magsasabi kung paano gawin yung yung procedure, tapos siya naman yung gagawa, okay? So, nandito yung mga ingredients. Ayan. Bago yan, panoorin nyo muna to para malaman nyo kung ano-ano yung mga ingredients. 3 tablespoon ng olive oil or pwede naman ang vegetable oil or yung cooking oil lang. Depende sa inyo. 1 teaspoon ng ground black pepper. 1 tablespoon ng salt. 2 whole garlic, pero kailangan natin itong i-chop ng ganito. Yung maliliit lang talaga. 1 tablespoon ng sweet paprika. 7 tablespoon ng brown sugar. 2 tablespoon ng oyster sauce. And 1 kilo ng ground pork. Advice ko, kailangan maglagay kayo ng kahit 1/4 kilo ng taba. Dahil mas malasa at mas masarap pa mayroong taba. So ayan, ngayon nalaman nyo na yung mga ingredients para sa ating skinless longganisa, lukban. Napakadali lang ng procedure, pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga ingredients. So, gawin mo na. Yung una muna yung... Okay. Yung ito. Pork. Ayan, kung napansin ninyo, gaya sinabi ko kanina, mas maganda kung yung pork ay merong kasamang taba para mas malasa. Okay, then next, ilagay mo na yung sugar. Skip ng kusina na. Then next, akin na rin yung sugar. Hindi makala. Next, yung pepper. Yung asin. Salt. Liquid salt. Tapos yung paminta. Tapos black pepper. Then yung paprika. Paprika. Tapos yung oyster sauce. Gamitin mo ng spatula para masimot yung oyster sauce. And then, yung garlic. Garlic. Yan. So, kailangan mo lang yan ihaluin mabuti. Yan. Meron pa tayong nakalimutan lagay. Yung olive oil. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil or ng cooking oil. Ayan, tumulan natin ng oil. Ayan, napakasimple lang gawin itong lukban longganisa. Kung pwede nyo rin gawin yan sa bahay ninyo. Ba't tinawag ng lukban? Hindi ko alam kung bakit siya tinawag ng lukban longganisa. Tingin ko dahil sa ang pinaka-base niya talaga is garlic. Maraming garlic. Ayun yung pinagpapasarap talaga doon sa lukban longganisa. Sa keso ba ng keso? I don't know. Lukban keso. Di ba vegan yung tawag dito? Ano? Basta alam ko lukban longganisa, maraming garlic. Sasabihin ako na best na garlic na longganisa doon sa vegan. Dati hindi ako kumakain talaga ng longganisa kapag ng ulam. Inedentim ako. Pero yung longganisang kulay pula na nabibili sa mga palengke. Kasi parang puro taba, parang nakaka
nasusuka ako kapag ganun yung longganisa. Pero kung natikman ko yung lokban longganisa, doon ako na naingganyo ko man. Talaga na lang sarap. Ako baligtad, ang favorite ko naman is yung black na longganisa. Yung matamis. Black? Yung matamis. Black? Di ba nagiging black? Dark brown. Ako ko sabihin na. Yung dark brown na lang. Pero dito kasi di pa maraming klase ng sausage. Pero dito kasi yung lasa ng mga sausage, hindi gaya dun sa atin sa Pilipinas na malasa talaga siya. Dito kasi yung mga longganisa dito, very plain yung mga flavors. Oh, dito sa Spain, ang daming klase. Actually, ang paggawa ng longganisa, alam ko, nagsimula sa Espanya. Dito nang galing. Ang daming, napunta kayo dito, ang daming klase ng longganisa, ang daming klase ng mga sausages. As in, meron pang kulay black talaga, literal na black. Yung ano yun? Yung parang morcilla yung tawag nila dito yun. Yun yung parang sausage na rice, tapos dugo, blood yung nasa loob niya. Morcilla yung tawag nila dito sa Spain doon. Once na, kasi kapag ano, kapag nasanay ka na sa lasa ng ingredients na ginagamit ng mga Pinoy, once na pumunta ka talaga sa original na pinagmula ng mga produkto or ng mga pagkain, hindi mo siya ma-appreciate. Dapat talaga kakamayin niya, pero parang mas malinis, gumamit ng gloves. Pero since wala kang gloves, pwede namang gumamit ng... Ayan, so dapat talaga ma-mix siya ng tama. Set aside na. Then yung iba, yung ginagawa nila, after 10 araw talaga na minamarinade. Pero since gumagawa tayo ng vlog, ipapakita na namin sa inyo paano naman mag-uo yung skinless longganisa since hindi tayo gagamit ng intestine para paglagyan ng longganisa. Ipapakita ko sa inyo yung paraan paano. So ngayon okay na yung mixture ng longganisa natin. So ganitong texture yung hinahanap natin. Ayan. So, sa pagmumold ng ating lukban longganisa na skinless, gagamit tayo ng ito, ng ganitong papel or ng baking paper or parchment paper. Papel para korno. Papel para korno or yung papel na ginagamit sa pag-pre-bake, okay? Or parchment paper ang alam kong tawag dito. So, ito yung magiging base natin kung gaano kalaki or kung gaano kahaba yung gagawin natin skinless. So, ang advice ko, medyo habaan nyo lang kasi once na niluto na yon, may tendency na liliit pa siya. So, ito okay na itong ganitong klaseng size. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano. So, kukuha lang tayo na isang kutsara, o pwede na, isang kutsara ng meat. Yan, then ilalagay natin dito sa gitna. So, nilagay na natin dito sa gitna. Pagkatapos, i-close lang natin. Yan. So, ngayon, kailanganin naman natin ng ganitong klaseng pang-push. Kung pwede yung pakit ng Tupperware, dito ganyan. Kasi, ganito ang mangyayari. So, since nandyan na yan, tinakpan natin, pupush lang natin, at tingnan ninyo. Dahan-dahan yung i-push. At kung mapapansin ninyo, nagmamold na siya ng mahaba. Ayan. Then, look. Ayan. Okay? Then, daan-daan natin siyang itatransfer sa isang lalagyan. So, meron tayong isang plato na meron din parchment paper. Ang purpose nito ay para hindi talaga dumikit. Ang skinless longganisa. Ayan. So, kapag gumugulong na siya ng ganyan, kung pwede na natin siya i-transfer sa isang panglalagyan. Ayan! So, meron na tayong isang skinless longganisa. Meron na tayo.
tayo nagawang 8 piraso na skinless longganisa. Ayan. O pwede na itong itry ngayon na iluto. Since hindi pa kami nag-lunch. Papakita namin sa inyo kung paano ito luto. Okay? Lagyan natin ng tubig. Konti lang. Tama na. Daan-daan natin ilalagay yung ating skinless longganisa. Kami tayo ng dalawang tinidor. Kaya merong tubig kasi para talaga magutong mabuti yung ating longganisa. Isa. Kung pwede nyo itong i-preserve kasi kapag frozen siya, mas madali siyang lutuin. Mas madali siyang ilagay sa kawali. Unlike ito, since bagong gawa, malambot pa talaga. Kapag nagluluto kayo ng frozen ng ganito, dapat mahina lang talaga yung apoy. Para balanse yung pagkaluto. So ayan, tatakpan muna natin. Basta ganun ay maluto yung longganisa at mawala yung tubig. So ito naman yung nagawa natin para sa ilalagay natin sa freezer. So once meron na isang layer, lalagyan lang natin ng isa pa, parchment paper, para hindi naman dumikit. Then yung mga bago nating mamumold, ilalagay naman natin dito. Patong-patong lang hanggang sa mapulo. Ayan, so kung mapapansin ninyo, unti-unti na siya nagkakaramelize. So dapat, mahina na talaga yung apoy natin para hindi masunog. Ayan, kakaramel na siya. Baliktarin lang natin. So kapag ganito na yung itsura niya, pwede na tayong magdagdag ng mantika. Maglagay tayo ng konting mantika. Ayan. Then paipot lang natin. Tain lang natin siya talagang maluto ulit. So ayan, naluto na natin ang ating skinless lukban longganisa! Yay! Meron tayong pan-lunch! So ayan, nakita ninyo, kung napansin ninyo, lumiit niya talaga siya. Kaya ang advice ko kanina talaga, medyo laki-lakihan yung paggawa or yung portion niya. So titikman na natin. So syempre, perfect yung longganisa kapag merong supa. So, tikman muna natin. Ayan, hindi siya dry. Kumuha ka na din. Then, saw-saw sa suka. Sarap. Malasaw, no? Siyempre, masarap ito pag may kanin. Ay, white rice. Juicy siya, hindi siya talaga dry. So, kung ako sa inyo, pwede nyo itry ito sa inyong mga bahay at para meron na kayo stock longganisa. Correct. Lalo na ngayon dahil naka-quarantine tayong lahat at alam naman natin na bored na bored dahil at dito sa loob ng bahay. Kaya why not try yung mga bagong mga putahe or mga menu na pwede nyo itong Yes. At po pwede nyo rin itong gawing business kung maisipan ninyo. Basta alam nyo lang yung parang gumawa ng costume para lumabas yung puhunan ninyo. Ayan. So, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to. At abangan ninyo ang iba pa namin mga tips sa pagluluto or iba pa namin gagawin pagluluto. Siyempre magkasama kami, magkasawa. Correct. First time po sumama sa mga not really first time na sumama. Very rare akong sumasama sa mga vlog ni Karinya dahil hindi talaga ako mahilig sa vlog. Pero since bored na rin ako dito sa bahay, so why not join my husband? Yes, okay. So thank you so much for watching. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and Facebook page. Hola, amigo! At may isa pa akong Facebook page na Hola, amigo Events. And tours. At huwag ninyong kakalimutan na i-click ang ating notification bell para sa ganun ay ma-update kayo sa mga bago namin i-upload sa aming channel. Bueno, maraming salamat ulit and hasta luego, Pilipinas! Bye!
Adios! Goodbye! Kaya na.